So welcome back mga kabutiting sa ating YouTube channel. Sa araw na to, ipapakita na namin sa inyo ni Kokoy yung bagong training na ginagawa niya at yung magiging pwesto ng ating mga future breeder na kalapate kasama siyempre ng ating bagong kalapate na bigay ng ating kaibigan na si Madla. So tara at simulan na natin to. Okay mga kabuting ting, nandito tayo sa likuran ng aming bahay at nandito yung ating flight cage para dun sa ating mga alagang African lovebird. So dito rin tayo gagawa ng ating breeder section para sa ating mga magiging future breeder na mga kalapate. So eto tingnan nyo, meron tayo rito double door para sa ating flight cage. Yan. So itong double door na to mga kabuting ting, ang purpose nito ay para hindi mawala yung mga ibon natin sa tuwing pumapasok tayo sa loob ng flight cage. So papasok muna tayo dito. Then, isasara natin sa loob kung pwede na natin buksan yung pinto ng ating flight cage. At kahit na lumabas sila dito, ay hindi sila makakalabas. Hindi makakawala yung mga ibon natin dahil nga nakakulong pa rin sila. So, gagawin, ang gagawin natin mga kabuting ting, ay i-extend natin to. Itong ating double door para sa ating flight cage. I-extend natin to hanggang dito. Yan, so extend natin to hanggang dito sa sagad itong ating yero na to. Then extend din natin itong yero na to mga kabuting tinta gaya nito. Ayan o. So kapos din yung yero na to dahil ito yung mga signage sa mga tindahan. Yung mga kukakula na signage na yero. So yun, may nakuha tayong ganun. At ito yung ginawa natin bubong para dito sa ating double door, no? Doon sa ating flight cage. So extend din natin yan hanggang dito. Ang haba nito extension natin na ginawa natin dito. Then ililipat natin itong ating dinding na to. So isasagad nga natin to dito. Then kukulungan din natin dito yan. Yan. So ito yung magiging pwesto mga kabuting ting ng ating breeder section para sa mga kalapate natin. So kasya dito mga apat na patong-patong na double cage. Yun. So hindi muna tayo mag-breed syempre ng ganung karami agad. So isa-isa lang, step by step lang yung pag-aalaga natin. So meron na tayo dito isang kalapate. Ayan o, so ito na si Waki mga kabuting. Dito muna natin nilagay si Waki mga kabuting ting kasi wala pa tayong available cage sa ngayon. So gagamitin natin mga double cage siguro, mga easy type cage para madaling pasukan ng mga poor guard. Yan, so ito si Waki o, galing yan sa ating kaibigan na si Madla. Wow! So, napakagandang kalapate na ito, no? So John Arden line na nakakross daw sa speed bird, no? So Melro line yung nanay nito, then yung tatay nito ay pure John Arden. So magandang lahi yan. Dumudulo, then meron lahi ng speed bird na mabilis umuwi naman. Yan, so pararami natin to. Wala pang kapare si Waki eh. Hanapan pa natin ng kapare sa buhay. So syempre, mamimili tayo no, kung anong magandang linyad ang pwedeng ibangga dito sa ating kalapate para no, ilaban natin sa mga future races. So next year, baka meron na kapag wala ng COVID, yung permission COVID na yan, pagka wala na, pwede na natin masubukan yung linyada ng ating kaibigan na si Madla. So yan, maganda yan. Siguradong may ibubuga tong si Waki yung mga magiging anak niyan. Yun, so eto nga. At dito mga kabuting ting yung ating future breeder section. So dito nga tayo maglalagay. So dito pagpapatong-patongin natin yan, apat na double cage kasya yung apat na breeder ng kalapate. So yun lang muna yung gagawin natin na bilang ng ating mga kalapate kasi hindi naman natin kaya ng maramihan agad. So step by step lang yan. So small time player lang yung magiging dating natin yan, magiging labas natin yan pagdating sa mga races. Pero okay lang yun. Mahalaga dyan, nag-i-enjoy tayo at yung experience natin sa pagsali sa mga ganong competition. So ito, gagandahan natin syempre yung injury nila. So yun nga pala, isa pang purpose natin mga kabuting ting kung bakit dito natin ipupwesto yung mga breeder natin, yung mga future breeder natin na kalapate. Dahil ang gusto ko ay naka-injury din sila. So i-extend nga natin yan, no? I-extend natin itong ating double door hanggang dito. At kapag nagawa na natin yon, nasa loob yung mga cages na gagamitin natin. Then, para makapasok tayo sa loob, dadaan tayo siyempre dito. Yan, so pagpasok natin, sasara natin sa loob yan mga kabuting ting. Then, safe na yung mga kalapate natin na hindi na sila makakawala. Dahil nga kapag ka-breeder yung mga kalapate, hindi naman sila flyer, hindi sila marunong umuwi. So, maliligaw lang, sayang. So, pag ka-breeder, talagang ginagamit lang sila for breeding purposes. So, maganda, naka-AGR pa rin yung mga kalapate nating breeder. So, marami pang basura. So, may mga
nakatambak na mga bote-bote dito at saka maraming nakatambak na mga hindi ginagamit dito. So lilinisin natin to at sisimulan natin to next week siguro, no? Simulan na natin extend to next week. Yun, so tara, puntaan muna natin si Kokoy at i-train na natin siya. Okay mga kabuting tingnan, dito na nga tayo at kasama na natin si Kokoy na makulit. Ayan, oh. So eto mga kabuting tingnan, yung bagong training niya. So pinapapick natin yung object na gusto natin isakuha kay Kokoy. So yun yung nagiging training natin sa kanya. At yung unang training na ginawa natin mga kabuting tingnan, ay pinapatukan natin itong ating bilog na to. Para nun ay maging komportable muna siya. So every time na tinutuka niya to, binibigyan natin siya ng reward na pagkain. Para nun maging komportable siyang ginagalaw-galaw itong object na to. So ito muna yung ipagagamit natin sa kanya. Yan. Nag next level na tayo. At ang ginawa ko naman, nung sanay na siya dito, nung komportable na siyang tinutuka, ay sinot ko na dito. So sabi ko sa kanya, pick. So tinutuka-tuka lang niya nung una. Then nung na-realize niya gusto kong patanggal sa kanya yan, na iangat niya ng todo para maialis. So naiangat niya ng isang beses, doon ko pa lang siya binigyan ng reward, no? So nung naiangat niya ng isang beses to, binigyan natin siya ng reward. Then naalala niya na nung naalis niya yung ring na to dito, eh nakakain siya, binigyan natin siya ng pagkain. Kaya inulit-ulit na niya na tinatanggal-tanggal na niya dito sa tornilyo na to. Yun. So yun muna yung training natin sa kanya. Then kapag ka-master na niya to mga kabuting-ting, ay babalik ta rin na natin syempre. So ipapashoot naman natin kay Kokoy itong ating bilog na to, yung ring na to dito sa tornilyo. Yan. So babalik ta rin natin kapag master na niya yung paggalaw ng o pagpulot ng bagay na gusto natin. So tara, simulan na natin to. Ika na Kokoy, magpakaitang gilas ka. Oh, si Kokoy, pick ka muna, pick. Yun, no? Very good. Nakita niyo ba yun? Napakagaling. O, isa pa, Kokoy. Na, pick mo, pick. Pick. Yun, no? Napakagaling talaga ni Kokoy. Na, Kokoy. Very good, Koy. O, isa pa, pick. Pick, Kokoy. Yun, no? O. So, hindi ko pa nasubukan na ipapasok sa kanya to kasi ang gagawin ko, tutukoyin niya, then ilalagay ko dito. Tsaka ako siya susubuan para maalala niyang gano'n naman yung gusto natin mangyari. So, pero try natin. Oh, pick mo ko eh. Pick. Game dito. Yun, no? Ayun, no? First time yan, mga kabuting-ting. Sa online ko lang sinubukan na ipashoot sa kanya yan, no? Lagi kong pinagagawa sa kanya ay pinaalis natin tong ating ring na to dito sa tornilyo. Oh, pick mo ko. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Pick. Yun, no? So, first time po nakitang ishoot niya to ngayon, ha? Galing mo, ha? Kagad, alam mo yun, ha? O, pick mo nga. Sige pa. Baka nasyambahan mo lang. Shoot mo, shoot. O, shoot. Dito. Lagyan mo rito. Dito, dito, dito. Dito ko, okay? Dito, dito, dito. Mukhang nasyambahan niya lang, mga kabuting-ting. Lagyan mo dito. Dito, dito. Yun, no? Konti na lang, ha? Very good, ha? Very good ang bata ako, ha? O, isa pa, isa pa. O, oh, baka makuha muna. Galing ha, gusto mo pala on the spot na video ha. O, oh, pick mo yun. Shoot mo. Go. Pick mo yun, Kokoy. Ito to. Go. No, pick mo to. Go. Shoot mo. Shoot mo dito. Ah, mukhang natsambahan niya lang. Yun o, oh, very good ha. Kailan ka na? 2 points na ba? 3 points? Hindi ko nabilang ha. O, oh, isa pa, isa pa, isa pa. O, oh, go, pick. Pick, Kokoy. Isa pa, isa pa. Shoot mo. Pick. Ay, nahulog. O, isa pa. O, isa pa. Try ulit. Try. Isa pa. O, isa pa, isa pa, Kokoy. Ayaw mo na? O, go. Hmm. O, go. Kunin mo muna to. Go, pick. Pick. Pick, Kokoy. Ah, talagang... O. O, Kokoy. Yun, very good. Oy! Ano yung tingin-tingin mo dyan? Ha? Kasi yan! Taulo ka ha? Ayan na si Kokoy, natapot na. Saan ha? Nagtago na. Alay ganito, alay ganito. Bahala sa'yo. Alay ganito. Ano akong pusano? Muntik pa madali si Kokoy. Hindi ko napansin na sa harapan na pala. Spin ka, Kokoy. O, spin naman daw. Yun, no?
So hindi ko pa rin inaalis yung papag-spin natin kay Kokoy, mga kabutingting, para nun hindi niya makalimutan yung mga tricks na nauna niyang pinag-aralan. Yan, oh. So pinapagawa ko pa rin naman yung pag-spin niya. Then dinadagdag nga natin tong training na to. At mas nagpo-focus na tayo dito. O, pick, Kokoy. Yun. O, pick ulit, pick. Pick, Kokoy. Shoot mo, dali. Isa na lang, isang shoot. O, dito. Pick. Pick, Kokoy. So, natatakot si Kokoy sa dumadaang sasakyan. Ayan, lumipad tuloy. Oh, no. Halika rito, halika. Kokoy. Halika na. Yun. Okay, takot akong bala sa'yo, Kokoy. Sagot kita. O, spin ka muna, spin. Very good, Kokoy. O, isa na lang. O, isa na lang. O, pick. O, dito, pick. O, pick, Kokoy. Yun. O, di ba? Isa na lang. Shoot mo nga. Shoot. Nope. Sapa, dali, go, pick. Pick. Nope. Lagi mo dito. Ayaw na. Medyo natatakot si Kokoy eh. Sayang naman. O, pick. Last na lang. Pick. O, muntik na yun. O, pick. Pick, Kokoy. O, pick. Dito. Go, pick. Nope. Kokoy, pick. Okay, so pwede naman yun. Okay na yan. So, ganyan talaga, no? Hindi naman kaagad mape-perfect ng ibon yung training natin. So, talagang tiyagaan. Maabot ng linggo bago makuha yung tricks na tinuturo natin sa kanya. Okay, kaya. Yun. Papasokin natin si Kokoy. At medyo maligalig na yung dating ni Kokoy, mga kabutingting. Dahil nga doon sa pusa, dumagdag pa yung sasakyan na to. No? Sayang, no? So, di bali, maganda pa rin naman yung pinakita niya, nakashoot siya. Hindi lang ako sure kung tatlo o dalawa. So, recount na lang natin mamaya sa video. Okay. So, yun lang muna for today, mga kabutingting, at mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Jerome Santos, kay Gio Mini Avery, kay Kentroy Maghari. Shoutout din tayo kay Snowbird 1221, kay JT Castro. Shoutout din tayo kay Angelo Gomez Santos from Caloocan City. Shoutout din tayo kay Willie Posadas, kay Rainier Calzado from Malolos, Bulacan. Shoutout din tayo kay Benjo Hilario at sa alaga niyang si Bern. Shoutout din tayo kay Gerald Bulasco, kay Fernan Hadidi. Shoutout din kay Jalen Samson, kay J.A. Mangulabnan, at shoutout din tayo kay Angelo Santos, kay Jim Bin Luan. Shoutout din tayo kay RJJ, kay Ryan Dequilla, kay Ivan Celestino, kay Bads Morales. Shoutout din tayo kay John Lloyd Urmanita. Shoutout din kay Arthur Canilao, kay Russell Rodriguez, kay Alfred Diaz from Bulacan. Shoutout din tayo kay Ian Kyle Danpalart. Shoutout din kay Rafael Makapagal, kay Ruel Rivera, at syempre shoutout din tayo kay Long Hair TV, kay Sir Bench Season. Supportin natin yung channel ni Sir Bench, Long Hair TV. So, tungkol din yung pag-aalaga ng mga African Tappers. At syempre, shoutout sa ating kaibigan na si Madla ng Madlalong TV. Maraming salamat, tol, sa suporta mo sa ating YouTube channel na Daddy Booting Things Mini Avery. Syempre, sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo, mga kabutingting. At sana yung nagustuhan nyo yung ating video for today, mga kabutingting. At kung hindi ka pa subscriber sa ating YouTube channel, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload na namin. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Booting Things Mini Avery, at yung ating official Facebook group, Daddy Booting Things Mini Avery FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload na namin. So yun lang muna for today, mga kabutingting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.